lahat, nandito tayo ngayon sa kurba pinagsabangan na Wuhan at dito sa kahabaan ng main highway na ito, matatagpuan natin ang isang hilera ng mga nagtitinda ng bibingka. Personal na lamang natin itong tawaging Bibingka Avenue. Okay, magkakakalas, dyan lang kayo. Okay, so ngayon, babaybayin na natin ang kahabaan ng karsadang ito at bibilangin natin kung ilan ang mga tindahan ng bibingka na matatagpuan natin sa araw na ito. Let's go. Ito yung entrada ng Nawan. Yun ang bayan ng Nawan, papasok. Yan ang bayan na kung saan pinanganak ang inay. And ito yung main highway. Andyan yung 7-Eleven. Andyan din yung kinakainan natin sa taas ng 7-Eleven. Mashtan, limited some gypsal and hot pot. Ayun, yung nasa taas na yun. So yan, dito pa lang, sa bandara ng konti, doon ang simula ng sunod-sunod na tindahan ng bibingka. Matagal na to, bata pa ako, ganito na. Okay, so bilangin natin. Siguro may mga ilan ang nagsara, o minsan siguro nagbubukas lang kapag may mga okasyon, pero araw-araw ito, regular ito, araw-araw na meron dito. Alright, wala pa? Ayan, may mga lomi-lomi rin. Ayan, so, isa, dalawa, kita niya na, tatlo, medyo nagsara na yata itong isang ito, apat, ayan, lima, ayan, lima, anim, ayan, pito, ayan, walo, siyam, sampo, ayan, labing isa, ayan, labing dalawa, ayun, labing tatlo, ay, bibingka pa ba rin mayroon, yes, labing tatlo, labing apat, ayan, and labing lima. Ayun. Ayun. Di ba ang dami? Siguro nga doon sa papasok doon sa Rawan, yung sa mismong kurbada doon, siguro meron pa. Okay? Pero dito na lang tayo may pwesto. Dito tayo maghahanap na makakainan natin kahit magkadalawang pwesto. Alright? Okay. Let's go. Gutom na ako. Tama-tama, malamig-lamig, umuulan-ulan, at eksaktong oras ng merienda. Go, go, go! Okay. So simulan natin dito. Ayan. Yan ang kanilang bibingka special. And parang canteen restaurant na rin ito. Thank you. Ah, ito ba yun? Dito, isa lang to, no? Isa lang to? Opo, opo. Okay. So, titingnan namin ang bibingka ninyo. At mamaya doon naman kami sa iba kakain, alright? So, sigurado masarap ang bibingka mo? Napatawa naman siya, sinabi ko masarap yung bibingka niya. Let's go! Ayan mga kaibigan ang kanilang ano, yung talagang traditional na paggawa ng bibingka. Ayan. So, tingnan ko ang paggawa mo dito, okay? Ayan. So, ito yan. Minimix lang din. Anong mix to, darling? Piniling pupidas. Buko. Ah, may buko pa? Opo. Ayun, itlog so na po lang. Itlog na, oo. So, may itlog na po lang nilalagay opo kayo. Uh-huh. Ang regular. Regular po yan. A regular to. Yung special, meron na. Ang special po nasa ibabaw ang itlog. Oh, so, wala kayong nagawa pang gano'n? Hindi pa tapos, nag-burn out. Ay! Mamaya na. Ano gayo? Bentahan niya. Para may mga epektos kayo binibenta eh. Ano ba gayo? Para may sideline kayo ah. Yung giniling po. Ayan na. Okay. Nakamix na po lahat yan. Nakamix na dito lahat ang bigas. Ang, wala ng flour? Arena, wala? Wala po. Wow. Baking po. Ayun, tapos papatungan lang pala noon. Ayan, so talagang traditional. Walang ek-ek-ek-ek po ng Chinese-Chinese. Blood. Bibingka para sa gutom na pagmamahal, aba? Talaga namang kanya-kanya drama, no? Kasi siyempre sa dikit-dikit na itong bibingkahan, kailangan talaga ng konting gimmick. Diba? Pero walang sumasala, no? Wala namang
gumagawa ng super special na malalayo na dun sa talagang kuha ng nawahan. Ano? Kailangan halos ganun-ganun lang. Binigyan ba kayo ng direktiba ng nawahan hanggat maaari maglalayo sa traditional? Ayun. O kasi siyempre, mga bago na ngayon sa mga malls, may mga with cheese, may mga with, di ba? Iba pa ng proseso ng kung ano-ano pa. So dito talaga yan. Sa mga kapikita nyo, simpleng margarine. Ayan, so ito na yung kanilang mga luto. Ayan. So minsan, pwede rin kayo maglagay ng itlog na pula. Opo, sa iba, special. Eh, pwede magpalagay ng special? Ngayon? Cheese lang pa rin din natin. Ah, so sige, doon sa iba na tayo umorder na merong itlog na pula, titikman natin dito sa kanilang pwesto, yung talagang basic na bibingka. So once again, ito gaya ng iba na yari sa flour, ito yung yari sa bigas. Okay. Tikman nyo po. Ayan, so bibili na tayo, kainin na natin. Dali, meron kayong salabat? Meron po. Okay, sabihin ko dito. At huwag kayong ano, may katarang na pa itong salabat. Okay, kailangan natin sa labat kasi tayo talaga yun, no? Tipong pagod laging boses, husking. Ano pangalan ng tindahan? MJ, bibingkahan. So ito yung unang-una, no? Ito ba yung unang-una galing sa Calapan? Ito ba yung unang-una nyo matatagpuan kung galing kayo ng Calapan City? Ito yung unang-una nyo matutumbok sa kanan. Ito po ang kapartner niya sa labat. Wow. Luya po talaga nila. Diyos ko, ngayon lang talaga unang. Makikita tayo ate sa vlog. No. Malan nyo, baka mamaya kayo nang bibingkahan. Pinakasigat dito na bibingkahan. So, first time ko makakatikim ng salabat sa loob ng mahabang panahon. Actually, nung bata ko, sanay ako sa luya, binababad ko sa bibig ko because ako'y gustong-gustong maging mang-awit ang tatay. Actually, naging singer naman ako nung bata pa ako. Simula ako ng 6 years old, 7 years old, kumakantan ako sa banda. So, alagang-alaga talaga yung boses ko nun. Pero, sorry sa tatay, pero parang feeling ko na puwersa ako noon, pinalalakihan ako naman, kailangan kumanta ako. Kung may mga tao nakikita, parang gusto na agad akong lamunin ng tatay, na parang ganun agad. So, nagpapasalamat ako at natuto kong kumanta, marami rin akong napaligaya, marami rin akong mga napasaya. At the same time, meron akong konting fear, kaya hindi ko siguro sineryoso ang pagkanta because parang I was forced to do it. Pero ngayon naman, kung kailan gusto ko na, saka naman na wala na yung boses natin. So, maraming salamat tatay sa pag-train sa akin. Actually, yung inay talaga yung kumakanta, yung tatay, ang tatay naman ang mag-train. Ang tatay masigasig na nag-train. Dinadala pa ako sa Maynila para lang kumanta. So, yun. Kailangan masanay na ulit tayo sa Luya kasi hindi lamang pagkanta natin target kayo na maayos kundi yung boses mismo natin. I think makakagamot talaga ito. So, tara na. Chito, kain na tayo. So, Diyos ko, talagang pasok. Ay, masarap yun sa labat nila. Lasang luya na hindi lasang luya, parang ganun. Okay. Thank you. Wala pa ka kuryente ulit? Nako, ang Oriental Mindoro mga kaibigan ay capital ng walang kuryente. Capital ng brownout pala sa Pilipinas. Nagamot tayo ngayon, meron na naman. Paminsan-minsan, nawawala ng alauna ng gabi, minsan alauna ng hapon. Walang pasabi ngayon, dahil may mga schedule lang, ngayon wala. Maligat. And ito mga kaibigan, hindi ko alam kung lahat, pero sila ay 24 hours. Lahat po. Lahat? Lahat pala mga kaibigan, 24 hours. So kung babiyahe kayo na madaling araw o gabi lalo na, maabutan niya pa rin bukas sila. So yung mga papunta ng Rojas, yung mga papunta ng ano, ang tawag dito, Boracay. Yung mga papunta ng Boracay, may daan din po dito. Sa dulo ng Oriental Mindoro, tapos sasakay kayo ng barko. Bala kang punta ng Boracay sa Sangkalan. Pero nagsaserve din kayo ng ano, ng anong drinks nila. Gusto nila coffee, mga ganun. Apo. Soft drinks, coffee, Milo, Dota. Depende po kami. Kompleto. Ako, sa gabi po, meron kami mga Lomi, Goto. Ah, may mga Lomi, Goto nila sa gabi? Ano naman? Sa ibaba.
Diretso. Ano ba? Kamari ko yung tali niyo. Sinibigay. Ano pala pang pinakas? Oo. In fairness, pati tubig nila masarap. Walang lasa. Alam niyo yung tubig na walang lasa? Thank you, darling. Magkano, Edge? Pa-sponsor ni Mayor. Uy, maraming salamat ha. Punta kay Dini sa JME3. MJ ito, AMJ. Kasi basta ni JM. Okay, thank you. Uy, naku naman. Kapag ito Pinoy. Dini sa amin. Ay, naniwala kayo. Di ba dini sa Mindoro? Pasyal na. Ikaw yata nabentahan ano. So ito yata yung nabentahan na ano. Sinasabi sa akin ni Chito na parang nagsabi na, ah, parang dito ka kumain na na. Ito po, ayun. Silang dalaw nagkausap. Okay, akala ko naman in love na eh. Alam mo sa akin talaga eh. Anari ko siya rin binata namin, napaltok eh. Kaya namin namin talaga. Kaya nga, ayan, wag naman yun. Lady Lions. Ayan, so una lalagyan ng dahon. Tapos kakunti na, ano? Pupunta naman tayo dito at maghahanap naman tayo ng merong variation, yung merong itlog na pula sa ibabaw. Maganda natin talaga, meron din siyang pwesto, bibingkahan sa kurva, kaya lang walang kuryente na naman nga pala. So ano, hindi siya makakapagawa. So titingin kami rito ng isang, meron na siguro dito merong itlog na pula, ano? Sige. Tinda, okay. So kung wala kayong tinda, bakit may mga ganito pa? Nakadugdug pa yon? Para po malaman po na may luto. Ah, para malaman na meron kayong tinda. Para ma-encourage po sila. Ah, ano meron? Okay, thank you! Thank you po. Ayan, sa strategy pala yun. Strategy. Let's go! Eh, ganun pala. Hindi rin pala ako pwede maka-order ng may, ngayon, makapagpagawa ng may, ano nga yun, itlog na pula. Kasi per order pala yung gagawa lang sila kung merong order. Pero yung on the spot, wala talaga. So magtatry pa rin kami dito baka merong nagagawa ng biglaang ganun. E nakalagay pala dun, oh. Ayan. Regular is 15, special is 30 pesos. Tapos contact, bibingka special, ay, yun, with pre-salabatin pa lang, ha. Ayan, meron din silang dinubdob, ayun. Ayan. Para masabi na merong tinda, di ba? Okay, thank you. Thank you din po. Hello, darling. Actually, nakakain ako dito no, nung umaga. Tapos lumipat tayo doon sa kabila, di ba? Ayun. Ay, naghahanap kami, darling, ng ano? Yung on the spot na special. Ay, wala po. Wala na po akong galapong. Ah, ano kang galapong? Yung ano? Yung ah, oo. Galapong nga pala ang tawag doon. So, wala rin. Yan naman ang kanila, Nicole. O, sige, darling. Thank you. Titingin pa kami rin sa iba, ha? Ayan, oh, bata pa natitinda, natulong sa magulang. Yun yung gayahin ng batang ito. So naghahanap kami ng may itlog na pula. Wala. Wala nung ano, ah, special lang talaga yon. Oo, so thank you. Ayan, ano pangalan mo? Salvi po. Okay, thank you, Neng. Ay nako, so wala na tayong mapuntahan na meron. Talaga nga palang gumagawa lang sila pagka-order. So walang nagagawa ng special. Kasi sabi nung isa namin, yung huli namin na pagtanungan, wala raw masyadong bumibili ng special. Parang ganun. Gusto ko pa naman yung mayroong itlog na pula. For a change. So, nabaybay na namin ang lahat ng tindahan. Pero, kakain pa tayo sa isang pwesto. At ang gusto kong kainan sana, hanggat maaari, yung nakainan namin last time. Kasi,
meron siyang sakit. So samahan niyo po ako para malaman ninyo ang kwento tungkol sa kanyang sakit at ang kwento ng kanyang buhay. Tara na po. Tanda kaya niya tayo? Parang hindi. Tanda mo kami? Tanda mo ako? Limot na. Medyo mali. Ako yung kumain dito nung umaga. Ano? Nakinumento mo sa akin na yung nararamdaman. Opo. Diba? So kakain kami at magkikanto na rin tayo, okay? Okay. Kaya! Kumusta ka na mukhang marami ka na naibenta ah. Sakto lang po. Kumusta na? Anong ang pangalaman ini? Jasmine po. Hello Jasmine, how old are you? 23 po. 23. Oh, mukha siyang 14. Ah, diba? Kakita man ng thermos mo at pink. Pink, pink, pink. Dalagat tingnan. Ha? Ang dalagat tingnan ng pink. Yung gambahay nyo, ayan? Ito namin bahay. Alin dyan yun? Sa dulong yun? Ang dami nyo naman bahay. Dami, may duyan pa sila. Sa akin lolo po yan. Sa lolo mo? Opo. Hindi pa ho matitira yun. Marami pa hong inaan. Kaunti lang yun. Takay doon na kami na sa lapad ko sa kapila. Lakay na na po kaya. Oops. Nga. Ano kapatid? Oo, dad. Abangan naman. Eleven! 11 years old, dapat nakakatuwa. Tutulungan ng ate sa pagtitinda, ha? Ay, hindi ka makakapagluto nung merong itlog na pula? Hindi po. Magdidikit pa ho. Magdidikit pa ng apoy. Sige, kakain na lang kami. Tayo magkentuhan. Mainit pa rin. Mainit pa rin nga yan, oh. Ayan. Hindi ba kayo nasisiro? Hindi naman po. Ano pa ka na mainin? Klausin po. Klausin? Klausin. Klausin, parang bihira pa ako dito. Parang ngayon ako nakakita ng pangalan na gano'n. Klausin. Ayan na yung grade 6 na pagpasok po. Grade 6 na ito? Liit ito? 11 years old. 11 years old. So talagang maliliit sila. So ang liit din niya sa 24 at ang liit din niya sa grade 6. Diyos ko. Ay, kahanga-hanga. Ariyan na. Okay, nakakatuwa siya. Although hindi talaga sila gumagawa ng regular na walang order, hindi sila gumagawa ng special pag walang order, ay pilit na tayong gagawa ngayon. Diba? So, napakainit na kanya pagtanggap sa ating pagbisita sa kanya. Kaya regular customer na niya tayo. Bibingka, andun yung bibingka, may apoy sa ilalim, may apoy pa rin sa taas, para parehong luto ang ibabaw at ilalim. Okay, so yun, meron na tayong pang take out ah, kainit. So dadali natin sa bayan, doon natin kakainin. So yun, darling, alam niyo, meron karamdaman si... Anong pangalaman niya? Jasmine. Jasmine, meron siyang ano, meron siyang dinaramdam. Hydrocephalus. Anong sakit siya? Hydrocephalus. Yung hydrocephalus. Kaya po, hindi po pantay din. Hindi pantay niyo ganito? Oo. Di ba nasabi mo sa akin na parang may bakal ka sa katawan? Tubo po. Diyos ko. So meron po siyang tubo sa ulo. And hindi masakit pag nilalagay? Hindi naman po. Nung una po ay di po gano'n nakakaita. Pero nung natagal na sasanay na. Ayun. So ano talaga nararamdaman ng kanyang may hydrocephalus? Po. Ano nararamdaman? Nakakatubig. So yun siya nakakatubig pa rin yung ulo. Kailang, anong taon ka nagkaroon na niya? Po. No. 6 months years old po ako. 6 months ka. Tapos 2012 po nung padalawa po. Adi grade 6 ka na. Ano po? Okay. Yung sinin 6 months ka palang nilagyan ka na ng tubo? 6 months years old. Opo, baby po. Ay, Diyos ko, bata pa lang to. Sa baby pa lang meron na siyang tubo sa katawan. Tapos 2012 po nung padalawa po. So
So, ibig sabihin kaya ka siguro naka-apekto sa height. Oo, oh, sa pero maliit naman yung kapatid mo eh. At least masaya sa patuloy na lumalaban sa buhay, di ba? So, inspirasyon siya sa ating lahat na mainit ang ulo, laging galit, hindi kontento, nag-aharap ako ano-ano. Samantalang kumpleto naman tayo, wala tayong masyadong karamdaman. Di ba samantalang siya may tubo sa katawan, naawa ko. So, wala ka pang balak mag-asawa? Bawal po mag-asawa, mamamatay. Bawal may stress! Bawal mag-asawa at mamamatay. Ano gayon? Sabi bawal ng doktor po, yan? Bawal po kasi mag-anak. Kasi pag umanak ka, malalala yung host. Sa... yung host kasi nakadirat ka na sa panto. So yung pag nanganak ko, pakikipagtalik pa lang, maasasagi na yun, bawal. Ayun po, host. Eh, bawal po pag-alaw, bawal mag-anak. So bawal mag... oh my God. Ano ba yan? Bawal. Oh, ano sabihin? Ay, ibig ko sabihin ay... ganoon naman talaga. Oh, may kanya-kanyang problema ang bawat isa. May kanya-kanyang dinadala. May kanya-kanyang kaligayan. May kanya-kanyang ano. Ayun. Ay, pero nakatapos ka ng high school. Kapag talag ka ang dinagin sa gabal sa pag-aaral mo. Grade 10 po. Grade 10 po. Pero ano, 11 po, hindi ko po kaya. Pinastay ko po yan ng 2 months. Ay, hindi ko po kaya. Lagi pong nasakit ang ulo. So yun, tumigil na rin siya ng pag-aaral ng grade 10. Ano ba yung grade 10? Second year high school? Parang ano po? Fourth year? Fourth year high school. Oo. Oh, oh. Ay, naku, Diyos ko. Parang fourth year po. Oo, oh, isya. Babalik ka sa Pasko at mabigyan man lang ng kahit ano. Kahit bikini, akin ng bikini. Okay, so yun, nakaka-inspire ang kanyang kwento. Harap ka din, kakalahati naman ang iyong kwento. Ayun, so... oh my God. So, diretso lang ang buhay, talaga. So, wala kang nararamdaman naman, wala? Wala na naman po. No. She's 24 years old. Going 24. Going 24 po. Sa September po. Oh, wala ka na nararamdaman everyday na something na, no? Wala naman. Wala naman. So, kaya po, salamat sa Diyos. Naano po din yung aking mata, yung parang tumabing. Parang tumabingi rin ang kanyang mata, hindi yan. Yung okay? Parang hindi naman. Saan din nilalagay ang tubo? Nasaan din ang tubo? Ito ba? Ito. Aso nandito? Ah, yeah. Oh my God. Oh, ito. Ayun. Tapos host po ito. Tapos? Host. Host yan? Opo. Tapos ito. Hanggang saan? Yan. Yeah. Ah, okay, okay. Sa pantog na po. Oh my God. Basta pray lang ng pray. Kaya stricto diba? Ang aking ina ang iyong, at ang iyong ama. Ano mga inibagay na ni-stricto sa iyo? Huwag maglalabas. Bawal ano. Hindi ka sana nagagagala pag wala ang kasama. Ah, sige. Eh, di pinapakita lang nila na love kanila. Ayaw nila mapasama. Kaya dito ma- alam mo, ako sa bibing ka. Sa, oh, sa bibing ka na eh. Ano bang pangalan mo, baby? Bibing ka? Bibing ka! Ay, siya yung darling. At basta pag nagagawin kami dito, sa iyo ako bibili. Ana, tapos sa Pasko, di may regalo ka sa akin na bikini. Ayan, so nakatulog na si Chito. Maraming maraming salamat sa iyong pagsama sa akin dito sa Bibingka Avenue or Bibingka Street. Okay, maraming salamat sa time mo. Maraming salamat sa iyong bibingka. Pagkasarap-sarap. And this is your friend Roberto Sangari. Good to see you. Sa buhay lahat ng Pinoy, san mang sulog ng world, Robotology pa more and more and more. Thank you! Kainin na natin to!